tingnan natin mga bossing, meron na pong bagong ano, meron na pong bagong DTI secretary sa Pilipinas. At yan po ay si ano, si Martin Romualdez at si Tulpo. Diyos ko po. Diyos ko po, Erwin Tulpo, kaaga nabulok. Erwin, hindi gawain ni PRRD yan. Erwin Tulpo, oh, balita ko, sinasabi ng mga tao, epal daw kayo. Hindi naman siguro. Baka nagkataon lang. Oh, ayan nga, oh, si Ka Erwin. Ewan ko, Erwin, anong ginagawa mo dyan? Oh, siguro naman, kung meron dapat mag-ikot-ikot sa mga palengke, eh hindi dapat kayo. Dapat ang umiikot-ikot yung presidente ng Pilipinas o kaya yung DTI secretary o kaya yung ating Department of Agriculture secretary. Yan yung mga dapat umiikot-ikot sa mga palengkehan. Anong magagawa nyo dyan? O, anong magagawa? Erwin Tulpo, anong magagawa mo dyan? Makakahanap ka ba ng mga korap dyan? By the way, Erwin Tulfo, nung ikaw ay wala pa sa gobyerno, ha, galit na galit ka sa mga kurakot. Galit na galit ka sa mga epal. O ano ginagawa mo dyan sa tabi ng pinaka-epal ngayon sa kongreso? Ewan ko ba kung ano nangyari sa mga Tulfo. Oh, yung isang Tulfo, si Ben Tulfo, buti nga yun. Sabi nga nila eh, sabi nga ni Dave Timon eh, si Ben Tulfo talaga naman, talagang bumabatikos yan sa mga buraot sa bayan. Oh, wala, yung dalawang kapatid, naging politiko na. Oh, I have nothing against Raffy Tulfo, ha, because Raffy Tulfo, as far as I know, is doing his best bilang isang, ano ba tawag dito? First time senator sa nakikita ko is doing great. Pero eto si Erwin Tulpo, ha, medyo ano to, ha, maaga-aga to. Maaga-aga, Erwin Tulpo, ang pag-epal natin, hindi mo na kailangan yan. Naaya ka lang ba dyan? Kasi hindi, tinan mo, ha, kami nagtatanong lamang. O halimbawa, ayan, si Martin Romualdez. O halimbawa, si Martin Romualdez pumunta dyan. Nakatulong ba siya sa palengke o nakasama siya? Para sa akin, nakasama siya sa palengke. Bakit? Siyempre, pag nagpunta yan dyan, o yung mga tao, hindi makakalapit yung mga tao, no? Siyempre, yung mga tao, imbis na namimili ng mga kanilang gagamitin sa pang-araw-araw, eh, naabala pa dahil sigurado ko ang dami-dami ng entourage nyo dyan. Ay, good morning, Ma'am Kish. Good morning to you. How are you today? Are you feeling okay? I hope that you are feeling great today. Oh, so yun nga mga boss. Kung makikita mo, yan, imbis na sila'y makatulong, nakasigurado ko itong pagpunta nila sa palengke, hindi, walang nagawa yan. O, yung mga mamimili, actually marami akong nakita ng mga comment ng mga tindera dyan sa Q-Mart at saka dyan sa may farmers. Daming nagalit dyan mga bossing. Sabi nila, nakaharang itong mga hayop na ito. O, patanong-tanong kung magkano yung itlog, eh, nandiyan na nga yung presyo. Tapos kinakalug-galug pa yung itlog. Hindi naman bibili yung mga hinayupak na ito. Mga salot, mga malas, imbis na sana may mga bumibili, hindi makalapit yung mga bumibili. Gawa nang nandiyan sila sa harapan ng tindahan kong mga sweetik na ito. O kaya hindi ko maintindihan kung anong ginawa mo dyan, Romualdez. Ano, ah, nagpunta ka dyan tapos nagtanong ka presyo ng itlog. Sinabi sa'yo yung presyo ng itlog, ano, mahal yun o mura? Pucha, hindi mo alam yan sigurado. Kasi ang ginagawa ninyo, nagbibigay lang kayo ng pera sa mga katulong ninyo para bumili ng pagkain nyo sa bahay. Wala naman kayong pakialam, magkano kilo ng baboy, ng baka. Basta kailangan pagbukas yun ng rep, punong-puno yung freezer ninyo ng karne ng baka, karne ng baboy, ng isda, ng mga lobster.
Sabi ni Bright Naria, Boss Dada, yung campaign manager ni Rojas at nila Tambay, iisa lang. O yata. Actually, yun na nga ang ano, sinasabi. Mayroon akong pinost kanina na ano daw yun, EPAL approved daw yung ginagawa nito ni Speaker Martin Romualdez. So, kung siya si Mar Rojas, si Mr. Palengke, si Master, si Martin Romualdez daw, si Mr. Ayuda. Oh, actually naagaw niya na yung trono kay Mar Rojas sa pagiging EPAL. So, ano nga magiging benepisyo ng pagpunta ni Martin Romualdez diyan? Limbawa, nalaman niya ang presyo ng itlog ay 7 ang isa. Ano 'yon? Dadali mo sa Congress yung presyo ng itlog, tapos anong gagawin niyo ron? So, yung pagpunta mo ba diyan, paglayas mo diyan, inagbabaan na yung presyo ng mga bilihin o nagtaasan yung presyon ng mga inabala ninyong mga tindera diyan, mga buwisit? Oh, isipin mo, imbis na sana kumikita sila, tanghalin tapat. Eh, ang punta ng tao sa palengke, lalo nyo dyan sa farmers, talagang maagang-maaga, tapos maaga pa kayo nandyan. Ano naman, gagawin nyo, magtatanong lang kayo ng mga presyo-presyo, magpapapicture lang kayo dyan. O, tingnan ninyo kung anong kanilang ginawa, o, panoorin ninyo to. O, anong ini-interview mo kaya ate? Anong tinatanong mo kaya ate? Magkano bigas? Ayan na, nasa presyo na. Andiyan dyan na sa harap. Ano, bumili ka ba? Ilang kilo ba binili mo? O, tapos, kunin mo ng bigas. Kumuha ka ng bigas, bilis. Amuyin mo yung bigas, Martin. Oh, ayan na. Inabot na siya. Inabot na ng gabi. O, inabot na kayo ng anong oras sa palengke? Wala naman kayong pinamili. Sabi nga ni Bright Nari, hindi na kayo bumili. Nang istorbo pa kayo. Wala nang ang kita yung mga tindera dyan. Wala, dahil sa mahal ng bilihin, halos sa hindi na nga namamakyaw yung mga tindera. Pucha na, mesti pa kayo. Market. Kumusta ang kumpare sa inyo sa presyo ng sibuyas at bigas? Hoy, ang galing. Palakpakan natin. Excuse. So sa kanilang palengke tour, mga bossing, na-realize nila na mas mahal. Ano nangyari? Wait lang. Naging sulit naman. Wait lang. Na-realize po ni ano, na-realize po ni Martin Romualdez, mga bossing, na mas mahal daw po ang paninda sa Kamuning Market kesa sa Q-Mart. O tapos, ano mangyayari ngayon? Dadalhin mo sa Congress yan? Magpapatas na ba yung ano yan? Yung presyo ng mga bilihin dyan? Sir, okay na. Sir, from Pacquiao Mart to Commonwealth Market, kumusta ang kumpara sa inyo sa presyo ng sibuyas at bigas? Mas mababa daw sa Commonwealth. Oh, so siya na ngayon ang DTI secretary. Oh, siya na ngayon ang nakakaalam ng mga presyo kung saan mas mura ang bumili at kung saan mas mahal. Mag-message lang po kayo sa opisina ni Speaker Martin Romualdez kung gusto niyo malaman yung comparison ng mga presyo, alimbawa yung kamatis. Kung magkano sa Kamuning Market, sa Commonwealth Market, sa Farmers at sa Q-Mart at sa Murphy Market. Ayan ah. Oh. So yung mga para wag muna kayong ano, para alam ninyo kung saan kayo pupunta na palengke. Ayan, oh. So baka ang opisina ni Martin Romualdez ay nag-consolidate na ng mga presyo per palengke. Ah, o kaya sabi nga ni Teresita Ramirez, baka hinahanap niya yung 20 kilos na bigas. Kaya siya siguro nag-iikot. Oh, dahil sa dami ng perang pinamigay nito at ng kanilang party list,
eh baka nagtitipid na at naghahanap na ng 20 pesos na kilo ng bigas. Sabi nga ni Bright Naria, parang nagre-research lang sa school. So, paano ka naging productive ngayon, Martin Romualdez? Una sa lahat, hindi mo naman yan trabaho. Sana ginagawa mo yung ganyan pagka hindi kayo nakasesyon. Kapag ka kayo ay nakareses, yan, magmasyal ka sa palengke kung gusto mo, gumagumulong-gulong ka dyan sa wet market. Walang problema. Pero kayo ay nakasesyon ngayon. Nakasesyon ng house ngayon. Tapos wala ka sa house, namamalengke ka. Ikaw naman sa lahat ng namalengke, yung wala naman na pamili. Oh, sobrang dami niya ng hawak talaga. Sabi nga ni Yolanda Martinez eh. Eh pangalan pa lang ni Yolanda, parang hindi mo na makakalimutan si Romualdez eh. Yolanda eh. Mantaki mo, sa kanya na daw yung DTI, siya pa yung DSWD. So sa sobrang bulok nitong style nitong maman to, angkop na angkop daw sa amoy ng palengke yung kanyang style. Bulok. O sabagay, sabi nga ni Bright Naria, tingnan natin, baka sakaling mayroong resolusyon na lumabas. O baka nagtatanong ka dyan, Martin Romualdez, kung kailangan bang pabalikin yung ICC sa Pilipinas. Oh, kung meron tayong epal na vice president nung panahon ni Digong, meron tayong super epal na DILG secretary nung panahon ni Pinoy, meron po tayong Speaker of the House na pinagsama yung kaipalan ni Marroas at ni Lenny Robredo, eto na siya. Kung si Lenny Robredo, dinuduplicate lang yung trabaho ng DSWD nung siya ay vice president ng Pilipinas, eto matindi. Lahat, pati Department of Health, DTI, DSWD, pati dun sa Malasakit Center, siya na may ari. Siya na may ari nung Malasakit Center. Diyos ko po, nakakadire. Ah, yun pala. Kaya pala siya nandiyan dyan. Kasi daw mayroong mga ulat na tumataas na naman yung presyo kaya nandiyan dyan. Siya kaya nga, sir. Ano, trabaho ba ng Congress yan? Trabaho nyo ba yan, sir? Gusto nyo pala maging DTI secret ba? Kayo na ang caretaker ng ng Palawan. Kayo pa ang caretaker ng distrito ni Tevez sa District 3 ng Negros. Tapos walang joke, kayo pa ang DTI secretary. Kayo pa ang DSWD. Abay matindi. Abong-bong Marcos, baka pwede pedyo pigil-pigilan mo tong pinsa mo. Oh, mahina ka na nga daw, mas lalo ka pang nagmumukhang mahina dahil bida-bida ito masyado. Oh, hindi, yung Department of Finance, hindi, siya talaga may hawak ng pera sa Congress. Sabi nga, kung yung tinambay nyo dyan, naghanap kayo ng batas na pwedeng amyendahan, di sana mas nakatulong. Hindi, yung tinambay nila dyan, sana hinanap nyo si Michael Ma, di sana may nangyari dyan sa hoarding ng mga agricultural product. Yan, actually, yan na lang ang hindi niya pa ginagawa, mga bossing. Antayin natin na magkaroon ng matinding traffic dyan sa may EDSA Cubao. Sigurado ko baka lumutang to at mag-traffic din to. Eh, palagay ko nga, Bernadette M. Palagay ko ha, na may narinig lang ako na yun daw costume ni Jollibee, babaguhin na nila. Lalagyan na nila ng barong. Oh, tapos papalitan na daw nila, hindi na daw bida ang saya. Bida-bida siya. Ayun na, siya na ang papalit dun.
O sige, tinan pa natin kung ano yung mga na-discover ni Martin Romualdez dito sa palengke. Sabi niyo nung nakarang linggo, patatawag niyo ang BPI, European Industry, para magpaliwanag kung bakit yung mga founders at price manipulators natin medyo umaalam po. Ano musta na po? Ma-upgrade dyan sa BPI at sila. At hopefully na malalaman nila na dapat may namin kasi pakakala nila na kung maraming nangyayari dyan sa West Philippine Sea, makahalim ang kapit niyo, no? Itong issue na to. At oh. So sir, so ang sinasabi niya magbabantay sila. Wow, ngayon ko lang nalaman na trabaho na pala ng Congress ang pagbabantay sa presyo ng bilihin. Hindi ako aware, ha. Alam mo dapat gawaran 'to ng ano eh, ng award kasi mantaki mo, grabing ano pagiging proactive 'to. Ano, meron kasing ano eh, meron kasing proactive tapos merong hangganan yung pagiging proactive. Aside from being proactive, yung kasunod noon, epal. Oh, so sabi nga ni Pater Noster eh. Oh, kung yung warehouse na ni-raid yun nung balita. Oo nga, nasa na yun. Dinay, ipamigay na nila yung mga bigas doon, kayo naman. Pero mahusay, ah. Mahusay itong ginagawa mo na to, ah. Kasi kahit hindi mo trabaho, ginagawa mo. Aba, ay pwede kang maging presidente balang araw. Oh, sabi, meron daw active, sabi ni Rachel, meron daw overactive. OA naman talaga ito. Oh. Pag ano ya, pag nag-traffic, yung pagta-traffic na lang din niya, baka hindi niya lang na video. Ay nako, Diyos ko po. So kung namoproblema po tayo dun sa mga pambansang sinong pambansang isda, pambansang hayop, pambansang bayani, sigurado ko yung pambansang Epal may nanalo na. Oh, nakikiusap siya sa hoarder. Huwag mo naman daw itago. Sir, kilala niyo yung mga yan. Diba? Nagbitaw ka ng salita nun, if you are not with us, you are against us. Sabi mo. Asa na si Michael Ma? Bakit hanggang ngayon hindi nyo pa nailalabas? Alam mo, naiintindihan ko si Congressman Tulfo kung bakit mukha siyang amuyong ngayon. Dahil syempre, alam naman natin na magsisilbi na lang siya ng isa't kalahating taon. So, hindi natin alam kung anong kailangan nito ni Tulfo niyang kay Romualdez o bakit para siyang langaw na ali-aligid sa tae ngayon. Oh, pero sigurado ako na si Tulfo baka is just trying to pick Martin Romualdez's brain. Ano bang takbo ng utak nitong maman to? Sumama nga ako. Oh, wag niyo na masyadong inaano si Tulfo. Ay, nakita niyo ba si Tulfo titig na titig siya kay Martin Romualdez? Oh, syempre yan ang leader nila. Syempre titingnan niya kung paano kumilos yan. Baka malay mo. Meron siyang makuhang style, magagamit niya sa kanyang magiging kongresista, di ba? Sa totoo lang po, nakita po natin yung world market talaga may effect.
Lakas! Ang lakas ng Speaker of the House sumasagot tungkol sa ekonomiya. Speaker of the House sumasagot tungkol sa mga pabago-bago at hindi nagbabagong presyo ng bilihin. Ang tindi ha kung ano House Speaker na hindi na ano ha na nagbibigay ng kanyang opinion patungkol sa South China Sea. Ang lakas makapresidente. Ito yung hindi pa presidente, astang presidente na. Imagine ninyo pag naging presidente ito, anong gagawin nito? Ang lupit ah, ang lupit ah. Sabi ko nga sa inyo, si Inday Sara, ano, si Inday Sara, tanungin mo tungkol sa mga bagay-bagay, no comment yan. Kasi nga, hindi siya para mag-comment dahil hindi naman niya trabaho yun. Pero ito, tinan mo kung gaano ka-epal. Hindi niya na trabaho, walang Joe. Talagang kinokomentan niya at sinasagot niya. So kahit na, tsaka ano to, manluloko to, bakit? Bakit natin sinabi manluloko? Di ba mayroong akusasyon sa kanya si PRD na ito positioning to run for 2025 and 2028. Mataas ang pangarap nito. Dahil sa pangarap nito, kay masira yung pinsan niya, kay masira si BBM, wala siyang pakialam kasi may sarili siyang ano, may sarili siyang agenda. For the longest time mga bossing, for the longest time, yung mga Romualdes, mga ano lang yan, langaw lang yan, aali-aligid sa mga Marcos. Oo, yung mga yan ay forever in the shadows of the Marcos. Yung kanilang namesake na Romualdes ay hindi kailanman makikilala ng independent. Nakilala ang mga Romualdes dahil po sa mga Marcos. So, gusto niyang makaalis doon sa anino ng mga Marcos at gusto niyan na magkaroon siya ng sariling pangalan. By the way, Speaker, kahit siguro maging presidente ka ng buong mundo, hindi mo na maaalis yung fact na nakilala lang po ang pamilya ninyo dahil inasawa ng isang Marcos yung tiyahing ninyo. Yun lang po talaga. So kahit ano pang epal mo dyan, kahit ano pang ano mo yan, pagpapanggap mo dyan, kayo po ay hindi makikilala kung hindi dahil kamag-anak ninyo yung mga Marcos. Maganda rin ang sinabi ni Ditas Molo dito, mga bossing. Kaysa namamalengke kayo, ay mas madali pong maglabas ng audit report. Bakit hindi mo, ano, ikaw, Speaker Martin Romualdes, bilang ikaw ang pinuno ng Congress, bakit hindi mo hikayatin yung mga congressman na nasasakupan mo para maglabas ng kanilang audit report? Bakit yan ang inaatupag mo? Inaatupag mo, sir, yung pagtaas ng presyo dyan sa palengke na wala ka namang control at wala ka namang magagawa. Hindi ka namang pwedeng gumawa ng resolusyon o ng batas para mapababa yung presyo ng bilihin ng agad-agad. So instead, na malengke ka dyan, namaho ka pa, naputigan ka pa, mano ba naman yung tumayo ka dun sa mic dyan sa Congress? Tapos sabihin mo, hoy, para mapatunayan natin na tayong mga congressman ay malinis at hindi tayo corrupt, inaatasan ko kayong lahat na maglabas ng inyong mga detalyadong audit reports para maisampal natin sa pagmumukha ng mga Duterte na yan. Kailangan nating mapatunayan na sinungaling ang mga Duterte na yan para hindi sila manalo. Ganun. O, pero instead, ang ginagawa mo, yung wala naman sa trabaho mo, wala naman sa mandato mo, which is pagtatanong ng presyo ng sibuyas, mas mahal yung sibuyas sa sa Fairview Market versus sa Q-Mart tsaka sa farmers. O, yun sana inaatupag mo. Ayun.